Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Magiging matindi ang bakbakan para sa starting point guard spot ng Los Angeles Lakers ngayong training camp. Ayon sa Lakers insider AAGAWAN ng The Athletic, there is a legitimate chance na si Gabe Vincent ang maging starting point guard ng Lakers over D'Angelo Russell. Well, magiging matinding adjustment nga ito para kay D'Lo kung sakali. Noong game 4 nga ng West Finals ay ang unang game niya na nanggaling sa bench since 2019 at sinabi niya na hindi siya komportable dito. Ganun ba man may posibilidad nga na maging permanente na ito. Si Vincent ay pinakita noong playoffs na kaya niya maging epektibo off-ball. Malaki nga naging ambag niya kahit na si Jimmy Butler ang main ball handler ng team. Habang si D'Lo naman ay very inconsistent ang kanyang naging performance. Ang opensa nga nila ay hindi nagkakalayo. Ngunit kung may malaking pinagkaiba man sa kanila, ito nga ay ang depensa. Si Gabe Vincent ay ang typical undrafted player na masipag at alam kung paano gumawa ng impact sa game ng hindi gumagawa ng puntos. At sa palagay ko ay dito nagkukulang si D'Lo. Kaya naman sa training camp ay magiging intense ang bakbakan dahil mag-aagawan nga sila ng pwesto. Kailangan nilang patunayan ng isa sa kanila ay deserving na maging ang starting point guard. At the same time though ay kung sino man nga manggaling sa kanila sa bench ay tiyak na gagawa ito ng instant offense para sa Lakers. As long as hindi nga ito magdadabog na hindi sila ang starting point guard. Dahil dito nga ay pwedeng magkaroon ng chemistry issues sa team. Sino ba sa palagay nyo kay Gabe Vincent at D'Angelo Russell ang karapat-dapat na maging starting point guard ng Lakers? Habang naging controversial naman ang statement ni Victor Wembanyama na mas physical daw ang laro sa Europe kaysa sa NBA. Madaming Amerikano nga sa social media ang hindi nagustuhan ang statement na ito dahil mayabang nga daw ang dating nito. Hintayin nga daw ni Wemby na makaharap ang mga tulad nila Giannis at Embiid at tiyak na mararamdaman niya daw ang physicality. Summer League pa lang nga daw ang nararanasan ito at agad na siyang nagsalita. Well, tingnan nga natin ang complete explanation ni Victor Wembanyama. Ayon sa number 1 pick ay mas open nga daw ang court sa NBA kaysa sa Euroleague. Madalas nga daw siya ma-foul ngunit not as much kapag nasa Europe siya. Lumilipad nga daw ang mga players dito. Habang sa Europe naman ay more on boxing out at tulakan sa baba. Sa NBA daw ay madaming great athletes, the best in the world. Way more talent nga daw at mas gusto niya nga daw ito. Yan nga ang explanation ni Wemby sa statement niya na less physical ang NBA kaysa sa Euroleague o Europe. And to be honest, wala naman mali sa kanyang sinabi dahil mukhang totoo naman ito. Mas open nga ang court sa NBA dahil kadalasan ay man-to-man ang defense. Maiwan ang isa automatic, 5-on-4 na ito. Unlike sa Europe na madalas gumamit ng zone defense at mas maliit pa ang court. May defensive 3 seconds din kaya naman kailangan lumabas ng center from time to time sa pinta sa NBA. Hindi naman niya sinabi na malambot ang NBA, sadyang mas matigas lang sa Europe dahil sa certain rules, size ng court, and just the totality on how the game is played. Hindi nga ito nagkakalayo sa statement ni Luka Doncic noon na mas madaling gumawa ng punto sa NBA kaysa sa Euroleague at pinatunayan niya nga ito. Ano ba masasabi nyo sa payag ni Victor Wembanyama?